Wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng isang ina. Lahat yata gagawin para sa ikabubuti ng pamilya. At yan ay napatunayan ng nakilala naming Ilongga mula dito sa Iloilo City. Pinasok na lahat ng uri ng trabaho para lang sa pangangailangan ng pamilya. Hindi naging juicy para sa family. Alamin natin ngayon ang kakaibang kwentong buhay ng kinilalang Super Mama Raketera. Ang buhay ay kerebels lang po. Pagdilat pa lang, kasabay ng maiksing panalangin. Apura na si Nanay Lorly sa gawaing bahay. Nariyang magwalis ng bakuran, magpala ng lupa, maging certified plantita, mag-alaga ng hayop. Pati pagninyog hindi inuurungan ni Nanay Lorly. Magandang dilag. Pero ang ultimate favorite niya, maging beauty queen. Este, sweet, labandera pala. O diba, umaga pa lang hindi na maganda ugaga ang Ilonggang nanay sa mga hamong sumasalubong sa kanya. Pero Day, alam nyo bang warm-up pa lang yan para sa mas maraming challenging roles na kanyang gagampanan? Dahil maagang nag-asawa at mangingisda ang nakatuluyan, sa lambat lang nakaasa ang kanilang kabuhayan. Kaya natuto si Nanay Lorly bigla na hulihin sa kung saan-saan ang kanilang pang-araw-araw na ikakabuhay. Hindi naman siya nagreklamo kahit na konti lang yung sweldo na inikayos sa kanya. Katulong niya. Nakaraos din kami kahit na mahirap. Iba't ibang outfit ang isinusuot ni Nanay Lorly sa kanyang mga raket. Umiiksya ng Coast Guard, volunteer. Masahista. Security guard. Traffic enforcer. Fish vendor. At pagiging tagabantay ng patay, abay, pinasok din niya Day. Siya na talaga ang Super Nanay Raketera. Ginagawa ko po ito sa pangalan ng pagmamahal, sa pangalan ng pag-ibig, at sa pamilya. Kasi pag nanay ka po talaga, ito talaga yung nagbibigay sa akin ng lakas na ginagawa ko ito dahil mahal ko po sila eh. Mahal ko po ang pamilya ko, and this is my chosen life po. Pero sa lahat ng trabahong kanyang pinasok, may isang standout. So Nanay Lorly, sa dami ng pinasok mong racket, ano yung talagang mahirap pero hindi mo sinukuan? Pinakamahirap po ma'am yung pagiging isang ina dahil po nandyan po talaga ang sacrifices sa araw-araw at saka yung hapdi at pait ng buhay ay talagang mararanasan mo po. Pero pag naririyan po yung pagmamahal, ay talagang maiararaos ko po talaga yung buhay ko po bilang isang ina po, ma'am. Wow, ang galing naman. Appear tayo dyan, di ba? Wala sa bokabularyo ni Nanay Lorly ang salitang time out dahil all out siya pagdating sa kanyang mga anak. Onboard love coach sa panganay na si ML. Trainer sa pangingisda sa dalawang anak na lalaking sina Chris at Pipoy. Ito ang ulam natin ngayon. Manok na malaki. Delicioso. Cooking guru din kay Milet. Pero wala tayong budget. Kaya magsardinas na muna tayo ngayong araw na ito. Ara, ready ka na ba? Ang live ka-jamming naman sa kantahan ni Ara. Gusto ko rin maging gym instructor. Fitness instructor wannabe kay Franco. Parang napapagod na ako sa'yo. At all-in-one clown and playmate sa kanyang mga bulilits na sina Chizay. Dala
gamay, at koko. Kaya hindi nakapagtataka ang lahat ng anak. Yes, Ma'am! Saludo sa kanya. Very good. Si nanay kasi ay parang best friend ko na. Ramdam niya kapag malungkot ako, kapag masaya ako. Nire-represent niya yung pagiging isang babae na nagsasakripisyo, nagmamahal nang walang katulad. Strikto pero sweet naman daw si Nanay Lorly. Dito po sa bahay namin, parang nakatira po kami sa headquarters. Si nanay po kasi yung kanyang bunganga po parang Armalite. At the end of the day, ang pamilya ay pamilya at ang nanay at nanay. No words na masasabi ko po na proud ako sa kanya. So nanay na rin ako ngayon. Kailan ba nagsisimula at nagtatapos ang pagiging nanay? Nagsisimula po ma'am ang pagiging nanay sa pag-iyak ng sanggol na galing po sa aking sinapupunan. At ito'y nagtatapos po kung patay na po ako. At ang bunga ng pagmamahala ng kanyang lovey-dubs, siyam lang naman. Pamilya bago sarili ang itinanim ni Nanay Lorly sa kanyang puso at isip. Isinantabi ang pansariling pangarap para unahin ang mga anak sa pag-aaral. Dahil sa oportunidad at alok ng dating pinagtrabahuhan, itinuloy ni Nanay Lorly ang kanyang pag-aaral. Ang dami mong suot na costume. Opo, ma'am. Ang dami mong uniforme. Sa lahat ng uniformeng sinuot mo, ano ang favorite mo? Yung favorite ko, ma'am, yung ito. Kasi ang ganda ko eh, parang kamukha kita. Aba, talaga naman. Graduation! Dahil po, ma'am, nabigyan po ako ng pagkakataon na makapag-aral. Kasi edukasyon yan eh. Yun ang magiging susi para maging maliwanag ang buhay ko. Most especially na ako'y isang ina. Nagtapos si nanay sa kursong social works. At dahil dito, nag-level up din ang kanyang mga racket sa buhay. Kinilala pa siya bilang pinakamahusay na babae ang nanay sa kanilang bayan. Ang taray, di ba? Bihira ka lang makita ng isang babae no, na ginagawa ng lalaki, magawa niya no, para sa kabuhayan nila. Ngayon, big time na daw ang super nanay raketera ng Miag-Aw. Okay, sa dinami-dami ng pinagdaanan mo, nakagraduate ka pa at talaga napapaaral mo mga anak mo. Ano pa ang bago mong racket ngayon? Ay ma'am, ang bago kong racket ngayon, ako'y isang asendera. Asendera? Oo, asendera. Naig mo pa ako. Opo ma'am, kasi ngayon po, tinutulungan po kami ng UP Visayas na gumawa ng organic na asin. Kumikita, kaya nga asendera eh, sa pangalan pa lang, di ba? Kitang-kita na po. Talaga namang nanay raketera. Ngayon ay asendera. O, di ba? Sa dami ng racket na pinasok at pagsubok na sinuong ni Nanay Lorly, tanong ng marami, paano niya kaya ito kinakaya? Simple lang naman daw ang sagot. Meron siyang pamilyang nagmamahal at Diyos na laging gumagabay. Ako si Nanay Raketera at ito ang kwento ko.